Fobailo siyam, mga kabutihan ng pag-aayuno. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da amma ba'd. Sa pag-aayuno, maraming kabutihan na makukuha ang isang tao. At sa video na ito, pag-uusapan natin ang iilan sa mga kabutihan ng pag-aayuno. Isa sa mga dahilan bakit inobligado ni Allah ang pag-aayuno sa araw sa buwan ng Ramadan ay upang tayo ay magkaroon ng takot kay Allah. Sabi ni Allah, Ya ayyuhalladina amanu, o kayong mga taong merong paniniwala, kutiba alaikumus siyam, inobligado sa inyo ang pag-aayuno, kama kutiba alalladina min qablikum, tulad ng pag-obligado sa mga taong nauna sa inyo, la'allakum tattaqun, naway kayo ay magkaroon ng takot. Ang dahilan bakit inobligado ni Allah ang pag-aayuno ay upang tayo ay magkaroon ng takot sa Kanya. Takot na maging dahilan ng paggawa natin ng kabutihan. Takot na maging dahilan ng pag-iwas natin sa mga kasamaan. Sa tagal ng isang taong nag-aayuno, simula sa paglabas ng araw hanggang ito ay lumubog, lahat ng kanyang panalangin tinatanggap ni Allah. Sabi ng sugo ni Allah, Thalathun, tatlong tao, la turabdu da'watuhum, hindi ibabalik ang kanilang panalangin. Ya'ni, mustajab, tatanggapin ni Allah ang kanilang panalangin. Isa sa tatlo na banggit ng mahal na propeta, As-sa'im, ang taong nag-aayuno hatta yuftir, hanggang matatapos na ang kanyang pag-aayuno. Ang panalangin ng isang taong nag-aayuno, ito ay tinatanggap ni Allah. At kung ito ay ikabubuti sa atin, ito ay ibibigay ni Allah sa tamang panahon. Ang unang kaligayahan, matatagpuan natin dito sa mundo. At ang ikadalawa naman, sa kabilang buhay. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Lis-sa'imi farhatan. Sa isang taong nag-aayuno, merong dalawang kaligayahan. Yafrahuhuma, siya ay liligaya sa dalawang ito, ida aftarah. Kapag natapos niya na ang kanyang pag-aayuno, fariha, siya ay natutuwa dahil nakagawa siya ng malaking ibada ang pag-aayuno. Wa idha laqiya rabbah, at kapag nakatagpo niya na ang kanyang Panginoon, fariha bi sawmih, siya ay liligaya sa kanyang pag-aayuno dahil mismo si Allah ang magbibigay ng gantimpala sa ginagawa niyang pag-aayuno. Sa taong nag-aayuno, merong dalawang kaligayahan. Kaligayahan sa oras na natapos niya na ang kanyang pag-aayuno, at kaligayahan sa kabilang buhay na makatagpo niya na si Allah, na mismo si Allah Ta'ala ang magbigay ng gantimpala sa kanyang pag-aayuno. Ang gantimpala ng pag-aayuno, ito'y hindi alam ng mga anghel, hindi alam ng mga propeta, si Allah lamang mismo ang nakakaalam kung gaano kalaki ang gantimpala ng pag-aayuno. Sabi ng sugo ni Allah, Kullu amal ibni Adam, lahat ng ginagawang pagsamba ng anak ni Adam, yudha'aful hasanatu bi ashri amthaliha. Ito'y dodoblehin ni Allah Ta'ala, ang isa gagawing sampo ila sab'ami at yudha'f, hanggang 700 na kabutihan. Ang lahat ng ating ginagawang pagsamba, pagdarasal, pagbabasa ng Quran, pagbibigay ng kawanggawa, paglalakbay papunta sa Kaaba o anong uri ng pagsamba, ang lahat ng ito, sabi ng mahal na propeta, dodoblehin ni Allah Ta'ala ng 10 hanggang 700 kabutihan. Qala Allahu Azza wa Jal, sinabi ni Allah Ta'ala sa hadisul Qudsi,
illa saum maliban sa pag-aayuno. Fa inna huli, dahil katotohanan ang pag-aayuno ay sa akin, wa ana ajazbih, at ako mismo ang magbigay ng gantimpala. Si Allah lamang nakakaalam kung gaano kalaki ang gantimpala ng pag-aayuno. Sabi pa ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsu Muhammadin biyadih, pinapangako ko sa may hawak ng kaluluwa ni Muhammad, yani pinapangako ko kay Allah, la khulufu famis saim, ang hininga ng taong nag-aayuno, at yabu'u indallahi min rihil misk, ito'y mas mainam para kay Allah kaysa sa mamahaling pabango. Ang pag-aayuno ay proteksyon. Sabi ng sugo ni Allah, as-sawmu junnatun min adabillah. Ang pag-aayuno, ito ay proteksyon sa kaparusahan ni Allah. Sabi pa ng sugo ni Allah, man sama yawman fi sabilillah. Sino-sino ang nag-ayuno sa landas ni Allah, bimana nag-ayuno dahil kay Allah, ba'anallahu wajhah an-nar 70 kharifa, ilalayo ni Allah Ta'ala ang kanyang mukha, yani ililigtas siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaparusahan ng 70 years. Ang taong nag-aayuno dahil kay Allah, ililigtas siya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kaparusahan sa impyerno. Ang pag-aayuno, ito ay makabigay ng syafa'ah, makabigay ng tulong sa isang tao sa kabilang buhay upang siya ay maliligtas sa kaparusahan ni Allah. Sabi ng sugo ni Allah, as-siyamu wal-Qur'an, ang pag-aayuno at ang Qur'an, yashfa'ani lil-abd, sila ay makakatulong sa alipin sa kabilang buhay. Yaqulu siyam, ang sasabihin ng pag-aayuno sa kabilang buhay, Rabbi inni mana'tuhu at-ta'amu wash-sharaba bin-nahar. Ya Allah, katotohanan, pinigilan ko siya na hindi kumain, na hindi uminom sa araw. Fashaffi'ni fi, ya Allah, hayaan mo ako na makabigay sa kanya ng tulong. Wa yaqulu al-Qur'an, at sasabihin ng Qur'an sa kabilang buhay, mana'tuhu an-nawma bil-layl, ya Allah, pinigilan ko siya na hindi makatulog sa gabi. Fashaffi'ni fi, ya Allah, hayaan mo ako na makatulong sa kanya. Ang pag-aayuno at ang Qur'an, sila ay hihiling kay Allah Ta'ala na sana sila ay makakatulong sa taong nag-aayuno, sila ay makakatulong sa taong nagbabasa ng Qur'an. At ang sabi ng mahal na propeta, fayashaffa'an, sila ay makakatulong, yani tatanggapin ni Allah Ta'ala ang kanilang kahilingan na sila ay makabigay ng syafa'a, kahilingan na sila ay makakatulong sa tao sa kabilang buhay. Ito ay espesyal na pintuan ng paraiso na nilikha ni Allah upang makakapasok dito ang mga taong nag-aayuno. Sabi ng sugo ni Allah, inna fil jannah baban, katotohanan sa paraiso meron isang pintuan, yuqalu lahu ar-riyan, tinatawag itong ar-riyan, yadkhulu minhu as-saimun, doon papasok ang mga taong nag-aayuno, yawmal qiyamah, sa kabilang buhay. La yadkhulu ma'ahum ahadun ghayruhum, walang makakapasok sa pintuan na yan ni isa maliban sa mga taong nag-aayuno. Yuqalu ayna as-saimun, merong magsasabi, asan na ang mga taong nag-aayuno? Fayadkhuluna min, sila ay papasok na dito sa pintuan ng Rayyan. Fa idha dakhala akhiruhum, kapag nakapasok na ang huling tao sa mga taong nag-aayuno, ugliqat, isisirado na ang pintuan ng Rayyan. Falam yadkhul minhu ahad, walang makakapasok ni isa. Ang mga taong nag-aayuno, sila ay makakapasok sa paraiso ni Allah sa pamamagitan ng pintuan ng Rayyan.
Hanggang dito na lang, naway nakakuha tayo ng kaalaman, kahit konting kaalaman. Kung meron tayong katanungan o hindi naintindihan, itanong natin sa ating mga ulama, sa mga taong merong alam sa Islam, upang tayo ay mas lalong maliwanagan. Nas'alullah ta'ala an yufiqana jami'a. Hilingin natin kay Allah na way gabayang tayong lahat. Allahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.